Hello po, it's me again, Loren, Lil Kusina. Today po magluluto ako ng puto de leche. Para sa custard, ang gagamitin nating ingredients ay 8 pieces egg yolk, 1 can condensed milk, 300 ml po yun, 1 half cup above milk, 1 teaspoon lemon juice, 1 teaspoon yellow food coloring. Optional naman po yung ating food coloring po yung gagamitin natin para sa ating custard. Ang susunod naman natin yung para sa ating puto ingredients. For puto ingredients natin, gagamit po tayo ng 2 cups cake flour. Na-sifted ko na po ito. Then, 1 cup granulated sugar. 1 cup evap milk. 2 teaspoon baking powder. 4 egg whites. Una po natin gagawin ay ang ating custard. Ito po yung ating 8 pieces na egg yolk. Isusunod natin ilalagay ang ating condensed milk. Then yung ating evap milk. Susunod natin ilalagay yung ating lemon juice. Then yellow food coloring, optional po. Lagay na natin ang ating yellow food coloring. Then after natin itong haluin, isi-set aside po muna natin yung mixture ng custard natin at gagawin naman natin ang ating puto. Para sa ating puto mixture, ito pong sifted na cake flour natin. Isasama na natin yung ating baking powder. Ayan, haluin natin. Then set aside natin to. Gagawin naman natin yung ating white egg. Ito yung ating white egg. I-add natin yung ating evap milk. Then yung ating granulated sugar. Susunod natin ilalagay, unti-unti natin ilalagay yung ating cake flour. Hanggaad pa tayo ng cake flour hanggang maubos po ang ating cake flour. Natin yung ating cake flour. Then, scrape lang natin yung tabi ng ating mixing bowl. Ready na po ang ating puto mixture. Then, yung ating custard na mixture. Then, yung puto molds natin, nag-spread po ako ng butter para madali pong matanggal yung ating puto pagkaluto. Yung custard po natin ang una natin lulutuin. Then, maglalagay tayo ng konti sa ating puto molds. Gagamit po tayo ng 1/8 cup. Pupunuin lang natin to. Then, ready na po for steam yung ating custard. Nailagay na po natin sa ating puto molds. Pinainit ko na po yung ating steamer kanina.
Ayan na yan, nakita nyo po, kumukulo po yung ating steamer. And pag nakita nyo pong kulong-kulo na po yung tubig natin, hihinaan po natin yung apoy natin or yung ating stove nang hindi mabigla po yung luto ng ating custard. And tatakpan na po natin. After po ng 10 minutes, lalagay naman po natin yung ating puto mixture. Oo. Huwag niyo pong pupunuin dahil aalsa pa po yung ating puto. Yan, tatakpan po natin uli. Lulutuin po natin ito ng mga 15 minutes. After ng 15 minutes, check natin yung niluluto natin. Then ayan, luto na. Cool down lang po natin ito, then magsasalang tayo ng panibago. Nagsalang na po tayo ng panibagong set. Uulitin lang po natin yung ginawa natin kaninang set, then hanggang maubos po yung ating mixture. Ito po yung unang set na naluto natin. Na-cool down na rin po natin ito. Ito-transfer natin dito sa ating. Na yan po lahat yung naluto natin, yung unang set. Sa ingredients po natin, nakagawa tayo ng 24 pieces. Na yan po, luto na po ang ating puto de leche. Sana po yung nagustuhan nyo and thank you for watching Loren Lil Kusina. Thank you po!